いいのか。何回だもん。あんぼはいも。何パカカサラながわくせよ。パパバヤのこのぼはい。ぼはいじ。そうそう、やってもらってない。えっと。なんか、ケーキラブタの。んでば。やながいおんばかさんいおんかたきらん。Ako yung pagtagkaang subalit hindi kayo nagtagumpay. Ngunit ako'y Don Silvestre, binibigyan kita ng 2 minuto upang pagsisiyam ang iyong nagawang mga pagkakasala. Magdasal ka. Wala ko sa inyong pangako. Subalit, kapag ako ay yung binigo, ay babalikan kita, Don Silvestre. Mata, Don Silvestre. O, Panginoon ko, ang dating po ng iyong kaluluwa na bibigyan. Salamat din na iyo, Panginoon. Sa kaluluwa ato, sa walo pang ipinagalobo sa aming mga. Lito, lalaki. Lalaking anak ni Aurora. Lalaking pumakin mo. Ano ba nangyari, Lito? Alalang-alalang kapatid mo nang lumusot ang inyo. Baka raw may binabalak na sa maki din si Bessie. Ano nga ba nangyari, ha?
Paul! Ah, wala, wala, wala. Hindi ko siya inanon, hindi ko siya pinatay. Nando doon ako ng malagutan ng hiningang kanyang asawa si Doña Brigida. Talaga nga naman, walang katapusan ng himalaan sa mga. Ha? Ah, ang ibig ko sabihin eh, ang buhay ni Doña Brigida. Sa isang sagliting namatay ang kanyang asawa. At ang buhay na nawala eh, pinalitan ng isang sanggol na lang. Ang anak na walang pangalan. Anak sa pagkadalaga ng aking kapatid na si Ono. Hindi ba yan ang ibig niya sabihin? Ang bansaan ka naman ang pag-apin ng aming karalitaan. Aligtas siya pag masanin niyo mabuti ang peklat at taga sa ating muka. Yan ang kagagawa ni Don Silvestri. Wala kinalaman si Don Silvestri dyan, Iho. Ang kanyang mga tauhan ang umupo sa iyo. Sapagkat nabalitaan nilang ibig mong ipapatay si Don Silvestri. Eh, hindi niya yun yung uutos sa iyo. Sinabi ko na sa iyo. Kailan ko pa naman sinabi sa iyo? Sino yan? Alisasya? Dumating na ba ang kuya ko? Hindi pa. Si Mang Indo ito, kapitbahay natin. Magpahinga ka na iya. Hindi ko ba natatalos ang liwanag ng kapalaro ng iyong kapatid at ng iyong bagong pamangkin? Ikaw na rin ang nagsabing biyudo na ngayon si Don Silvestri. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, siya ang ama ng anak ni Aurora. At kung hindi mo nakikita ang kapalaran niya, di sayang niyang iyong mga mata. Nakadilat ka, ngunit wala ka nakikita. Ano? Sige, sita. O sabi mo ang iyong kapatid, kanina pa siya balis ang balis dahil sa pagluto sa Manila. Dito na. Aurora? Dito na kuya mo, sumatay na. Kuya? Kuya? Lalaki ka mo siya mo? Oo, kapatid. Alam ko. Kung buhay sa naman tatay at nanay, sana makikita nila ang kanilang ako. Kuya, may baril ka. Anong ginawa mo kay si Don Silvestri? Anong nangyari sa kanya, kuya? Kuya, kumagdala eh. Wala akong ginawa sa kanya. Yung mga unang araw kong kaya siya hindi nakadalaw dito, pagkat naluba ang kanyang kasama. Subalit ngayon ay biyudo na siya. Oo. At nangako siya sa akin matapos lamang lahat ng kanyang gawain sa Maynila. Ay uuwi siya dito upang paligayahin kayong dalawang mag-ina. Hoy! Kalian! At kalisa, hideout! Tumo!
Pagkatapos, nagpalingaling ako upang matiyak kong wala nang tulisang nalalabipas ulit. Ako binampot ang aking mga silang ahoy. At kumaribot ako ng tabong patungo dito. Ganyan na lamang aking kabay. Naku, kung mayroon lamang akong baril, kahit na patik, kahit anong dami nito! Natitiyak mo ba sa akin na si Giglat at mga tao yan talaga nakita mo? Sa ganitong mga pangyayari at pagkakataon ay huwag tayong pabigla-bigla. Ang kinakailangan gamitin ay utak! Barito, may tuturo mo ba sa akin ang kanilang pinagdanan? Oo! Sinasabi ko nga lang sa iyo, kung mayroong alam akong baril, eh... Sasama ba ako? Oo, sasama ka. Upang mapatunay mo sa akin ang mga kaibangan pinagdidida mo kanina. Kuya, maging ingat ka, ha? Mag-ingat ka, Cleto. Nalalaman mo na yan si Kitlat. Kung ano pang hinantay mo, tayo na! Bayarin natin yung mga kustabi niya.
silang pumatay sa iyong ina. Eh, paano? Basta iniwan mo na lang ang asa mo nang makikip ka ng mga kutablet. Tama ka na! Anong gusto mong gawin ko? Sa may tama na siya. Pati ako makaramay. Basta ko lang silang dumarang. Sa asawa niyo. Tama ka na ko ba? Baka ikaw ang idamay ko. Alagaan mo itong bata. Hoy, bukbuk. Guardian mo yung bata. Opo. Ano man ang mangyari dyan sa bata, ikaw ang nananagot sa atin. Malaman mo. Opo. Pinasusumog ba itong bata? Kanina pa. Ano pinasusumog, gatas? Ha? Gatas baka ako. Eh, hindi pa yan ah. Kaya pala tulog na tulog itong bata eh, laki. Masama ba? Eh, talo. Alkohol na, hinyebra. Tanga. Neme na bunso. Ipipip muna. Ang iyong mata, ipisip muna ang iyong mata. Ngayon na bunso, ipisip muna ang iyong mata. Kaya ang nagindungan ng ating pagiging. Bakit na bako? Noon pa! Aurora, huwag kang umiyak. Simula ngayon na hindi na kita pababayaan ng pagmamahal ang anumang mga pagkutan na natuha ko sa iyo. Dadaling ko dito ang anak namin ni Pilida. At kung may awa ang Diyos, hindi ko na ako mamamalagit at siling inyong dawa. Buhat tayo. Kayong dalawa, doon natin sila sa bahay ko. Dito sa akin na. Ninyong mama. Mama? Wala na ako, mama. Patay na. Ito ang bago ninyong kapatid, bro. Kapatid? Sama doon ang kapatid ko. Pero kailangan ninyong matutong mahalin sila. Ayaw ko. Gusto ko kabahay ako. Kabahay sila, mamahalin ko. Hey, Facundo, kumustahan? Muy bien. Ito na po, mga kabayong minutos ninyong dalhin dito sa casa. Magaling. Mr. Silvestre, tenemos buen cosecha de las frutas. Ah, sí, eh? Y el palay, kumusta? Muy bien, bien. Tenemos un buen año. Ah, sí, me gusta. Mga anak,
Ito si Senyor Facundo, ang gandado natin dito sa hacienda. Sila magtuturo sa inyo sa kanang kabayo. Facundo, entay niyo na sa kabayo namin. Si Senyor, si Senyor. Okay. Ay, tansi lang, maganda na kayo ng mga kain. Baka hindi pa sila kumakain. Ah, oo nga pala. Siya nga pala. Alam mo, Aurora, para ko nang nakikita. Pagdating ng araw, mga batang ito ang siyang makakasiwa dito sa hacienda. Salita siya, kung ama ng mga batang ito, pag-agupitin ko ng palo, masasama ko galing. Mahulog sana sa kabayong mga hayop na yan. Leto, kung mainit man ang dugo mo sa dalawang batay, huwag kang magpansa. Sila makakaagaw sa pagmamahal ni Don Silvestre sa aking kapatid. Tama! Ngunit dapat mong malaman na sila yung mga anak ni Don Silvestre. Kahit kung may binabala kang masama, kalimutan mo lang. Ang inaalala ko, baka hindi magkasama si Amado, si Silvestre. Bakit hindi? Magkakapatid yan! Ako ba? Ngayong nagkakaipon tayo, ay magpapatawag ako ng retratista sa bayan. Kukuha na natin ang mga lisato ang mga bata. Tama! Grupo tayong lahat. Aurora, ang mabuti tayong taon magpaparegrato tayo. Oo, kasi yung pagdaan niyo. Uy, tama na yan. Tama na yan. Puro ayos tayo. Di pa tulo-tulo ba? Oo, umayos na. O, ikaw, hindi ka na magsusuplay. Hindi na ho. Pahalit ko na yan, kung umupay. O, Pito, ano ba? Ayos na! Ano ba, Pito? Sagal yata! Sandali lang ako, medyo delikado ito eh. Pinagpipwede ko eh. O, sige. O, sige. O, sige. Ito yung kilos, o? O, sige. Sandali lang ako. Okay, makinis eh. Okay, yung kikilos, o? Nasilip na lang. At pipitikin na natin, o. Okay, gawin lang, o. Ano ba, Pito? Hindi ano nagpapagong bagal natin, ha? Aba, hindi, o. Pinagbubuti ko, ho, eh. Ang sabihin mo, malabo na mata mo. Aba, hindi po ako gumagamit sa salamin. Ah, ganun. Sige. Pitan mo. Pakalitin po natin, ha? Aba, hindi, ho. Babayaran? Uy, talaga namang hindi kayo nagbabayad. Ano ka mo? Hindi ho, pinagbubuti ko lang ho ito eh. Ah, gano'n ba? Okay. Sandali lang ho. Oo. Flash gun. Huwag kayong gagalaw ho. Pinin, pinin. Hindi kayo pang gano'n. Ito. Gagalaw. Tapos na ho. Salamat. Ako po'y buong pusong nagpapasalamat sa taon-taon ninyong pagdalo dito sa pagdiriwang sa karawan ng aking baba. At ako po naman ay nagpapasalamat din sa inyong pagsalubong sa aking pagdating buhat sa Maynila. Naway pagpalain kayo ng buong may kapal na bigyan niya ng mahabang buhay at masagana rin. Mga kaibigan, sandali lang. Ako rin ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Magal sana ang mabuti at masayang pagsasama-sama natin dito sa asyenda. Hala, pagpatuloy ang kaligayahan. Ilaw ay tanda ng pag-asa, ng pusong kapag-ibig ay may dusa.
Saan mo'y sayaw? Baka mahulog ang ilawan sa maling kilos ng kamay. Ang puso kong tapat ay katulad ng ilawan. Baka mo ilagpak na bigla ay mawasak lang. Sa bandang kong ito, sa saibang sayaw na ganang. Ang gabit ng libay ay sina aking nakyan. Kahit ilaw ka man, sabi pa rin niya rin pagbilang. Pagbibot ito sa nagliwala. Hayop na yun. Hindi, tungkol sa Kuya Lucio mo. Pinabalak kong hanapin ang Kuya Lucio. May pag-asa akong mapalalambot ko ang kanyang kalooban. Barumbadong Kuya Lucio mo. Siguradong mabibigo pa. Arudico, ang init ng kanyang galit ay nabuhay niyo mag-ina. Baka ka na lumapag-initan ang gusto. Saan kaya nagpunta ang Kuya Lucio? Baka namunit na yan. Nasubukan na kita. Ngayon at siya kung totoo yung mga sinabi. Ano magiging pakinapang natin sa taong yan? Patay na yan! Bakit natin papatayin ang kapwa natin magnanakaw? Matapang at maaari pa natin pakinabangan. Paulo lang yan, parakas! Madali kang maniwala sa kasinungalingan. Kayang-kaya kang bulahin ang taong yan eh! Patay na yan! Ano? Ayaw ninyo? Ako! Nabalaan kita, Tero. Walang ibang masinod dito kundi ako. Ako lang, naintindihan mo? Oras na nagkamali. Sakay! Anong ibig mo sabihin? Matanda ka na. Ang haligi ng bahay kapag binubukbok ay napubulok. Pinapalitan ng bago. At ako, bago! Ako!
Tara dito, Ima. Tignan mo na kapalitin kayo. Nakalimutan mo na bang ako nag-aruga, ako nagpalaki, at ako ang pinagkakautangan mo ng iyong buhay? Ano ang dapat kong pasalamatan sa'yo? Ang mga sampal mo at tagyak sa akin ng ako'y maliit? Ikaw pa yata ang may pagsakautang sa akin at dapat mong pagbayaran ngayon! Sa'yo niya! Buhay ngunit kabilang nasa mga patay. Tutal, gusto mo na rin lang magpakamatay. Hindi ka rin makaos na. Tungkol kay Lucy, wala tayong dapat pag-usapan. Kapatid ko siya, Papa. Anak mo rin. Kala lamang kong nangyari ay isang pagkakataong ginagaw lamang ng kadiliman ng kanyang pag-iisip. Lumabas niya sa aking bakuran. Wala akong magagawa. Nagtanong-tanong ako sa mga paligid-ligid ko. Maraming nakakita kay Kuya Lucio. Nakasakay daw sa kabayo katungan din doon. Papa, nalalaman mo ba ko nung ibig sabihin ng naman doon? Susundan ko ang Kuya Lucio ko. Pahintulutan ko ko. Nakikiusap ako sa iyo. Hindi naman kailan sa iyo na kung kaya nagkaganon si Kuya Lucio ay dahilan sa akin at sa mama. Paululan! Talagang likas na parumbado si Lucio! Si Beswe, ikaw, higit sa lahat ang nakaalam na ugali ni Lucio. Bigyan mo siya na pagkakataong makapagbago. Siya ay iyong anak na mahal ko rin at sinuso rin na akin. Sige, Rodrigo. Tumanda ka at hanapin mo ang Kuya Lucy mo. Lord! Kung hanapin ni Rodrigo ang Kuya Papa, sasama ko. Kuya Mado, utang ni Lord. Pagbigyan mo na ako ngayon. Hayaan mo ako na bisa. Aba, sandali lang, Rodrigo! Amado, papaya mo siya! Thank you.
Anong punta mo? Karot! Dahan-dahan, Pedro. Hindi ko maaaring sagutin ang sabay sa palang at natin ang sabay. Ah, filosofo. Baba riyan! Baba! Pare. Pasista. Tapkapan! Yorilos, akin. Lahat ng gito, akin. Walang dala. Wala armas. Sino ikaw lang naman eh. Bakit pa ako mag-armas? Sige. Marilin mo ako. Siguro naman liit ng katawan kong ito eh. Gagamitan niyo pa ako ng limon. Ano ka ba? Baka? Layo kayo! Puro kayo! Ano? Suko ko na ba? Yeah! Ay! Bangun! Bangun! Yeah! Yeah! Sige, sige! Sinong tao na huling terong? Pinaglalaroan daw. Igoy! Pakain dala mo. Oh.
Kumuha ka ng kabayo. Hindi na ko kailangan kabayo. Malapit lang mo naman eh. Saan ba? Sunod may malaking puno ng sili. Ano? Gumung-gumung ka riyan! Akala ko ba magaling kang lalaki? Ha? Sabi ni Lucio, huwag daw tayong lalapit eh. Kuya, hinanap kita sa kutsip. Ibig kong malaman mo na pinatatawad ka ng babae. Bakit ako patatawad? May pakakasala ba ako nagawa sa kanya? Kuya, kung ano man ang nangyari sa inyo ng babae, kinakailangan kalimutan nila. Siya ay ating magulang. At tungkulin natin ang mahalin siya at ikala. Siya ay matanda na at malapit ang namatay. Ganun ba? Ha, Rodrigo? Upang kayo na iyo siya, magpasaka sa maiwan ng matanda ko, Merederos. Hindi ba?
Kuya. Kuya, utang na loob. Liwanagin mo ngayon pag-iisip. Wala kaming masamang hangad minamahal. Kailanman hindi namin hinangad makamsa ng inyong mga ari-arian. Mahal ka na, Kuya. Isinuturing niya kayong dalawa, Kuya Amado. Tulad din ang mga unang mga anak. Pinarama siyang pagkukulang na nagawa. Hindi niya sinabi niya. At masasabi mo bang walang kinalaman ang ina? Sa pakamuhin ng papa. Sa munting pakapagpili ko ng apat na baka. At ikaw ba, sa iyo ina, walang kinalaman sa unti-unti ng pagpababahay ng papa. Sa kapanganan namin ganun niya, Mado? Kuya, wala kaming kinalaman sa iyong mga ibinibinta. Sino nga? Kuya, ang paghanap ko sa iyo dito, buhay ang ipinain ko. Nakita mo naman siguro. Yan ba naman eh, gagawin ng isang kapatid na walang malasakit? Mabuti ata tumalis ka na. Baka mapaniwala mo pa ako kung pinagsasabi mo. Tumalis ka na! Ihintayin ka naman, Kuya. Rodrigo! Maraming hayop dito. Baka na pa mangyari sa'yo ang pasisi ng mga magulang. Yan ang kabayo. Uwi ka na. Maghihintay kami, Kuya. Kinuha ko ang pera ng kahero ninyo. Ipalagay na ninyo bakuna sa aking mamana. Luso. Yan ang dahilan kung bakit ko kayo pinaparit. Teniente Legarda, buhay pa ko ay nais na niyang makuha sa pangdarampong na paraan ang kanyang mamanahin. Kagabi, sinalaki na naman ang aking asyenda. Ayon sa aming pagsisiyasa, ang inyong anak na si Lucio ay kasama ng pangkat ninyo para basa sa pero. Kaya hinihingi kong pagdaliban ninyo sa aking asyenda. Maaari mo ba? Makaasa kayo. Aurora, huwag ka na mabahala. Don Silvestre, nalalaman ba ninyo na sa hakbang na ginawa ninyo nito ay maaaring mapahamak ang buhay ng mga anak? Teniente Legarda, siya ay isang kriminal. Ibinibilang ko na siyang patay. Sinugtong na papasang stable, Kuya Lucio. Wala na. Tuluyan ang magbulat ang kapang mapagbalat kayong pag-ibig ng Aurora niya. Nawala na hinangat hindi niya sa laman. Tumigil galing, Maria! Simula pa lang maliliit kami ni Kuya Lucio. Kung ano-ano na pinararatang mo sa si Aurora. Wala mong malalaman ang mama mo yung namatay sa konsumisyon. Dahil sa iyong ang papa mo yung may alaga rito sa asyeng. Yan, si Aurora. Si Rodrigo ang bunga ng kanilang pagtataksin. Kundi dahil sa makamandag na Aurora ngayon at Rodrigo, di sana'y hindi nagpagalit ang papamot si Lucio. Bulat ka, Amado. Hindi niya ba pati ang iyong pakiramdam? Sigilan niyo ako, Alimuria. Sigilan niyo ako! Sigilan niyo ako! Anak ko! Martin. Tapos
Bakit kumakain pa kayo ng sardina? Ano pa kailan mo? Hindi, pare. Hindi na magtatagal at adobo't kutsero ang inyong kakainin. Ano ibig mong sabihin? Wala. Sinasabi ko lang sapagkat nakuha mo ang batang anak na paborito nito, Fidel. Ako hindi nakikialam sa inyo, ha? Ah, delikada pa ito, ha? Basta! Sige, ulitin mo pa. Pag-isipin na kaya ako yung mukha mo. Eh. Para sa Rodrigo lang pala eh. Ano? Lasing ka yata? Sino lasing? Naman ah. Bakit? Sino ka nag-uulog sa akin? Lasing ko sa naman nila ko sa inyo. Bakit hindi ba totoo talagang labandera nanay mo? Magaling na lalaki. Pinib ako sa husay mo, Rodrigo. Baksak na mga kalaban, magdinapos pa sa mukha. Aba, si Ano, may kasalanan ah. Ano ang sinasabi niya tungkol sa inan ni Rodrigo? Inamak pa, na bandera daw. Ah, gano'n ha. Inamak pa na ha. Isurahin namin, boss. Oo, ano ka. May makilap. Totoo naman ah. Talaga naman na bandera ang nanay mo, di ba? Kuya, Mado. Kung ako man ay kapatid mo lamang sa ama, ay itinuturing kitang tunay na kapatid at karot ng puso. Pinakikiusap ko lamang sa iyo, huwag mo kaming layitin. Huwag mo kaming hamakin. At huwag mong lapastanganin ang aking mama. Pinagpuputok yata ng buti mo ang katotohanan natin. Utang na loob, kuya. Kung meron ka pang sasabihin ay itigil mo na. At baka makalimutan kong panganay ka sa akin. Hindi pa basta-basta ang mga itinanim ninyo sa mga nanlob sa papa at sa Kuya Lucio. Kayo'y makamantag ng mga ass! Ah! Walang hiya ka! Isigit na sinasabi ka, Santa. Bakit mo tinampal? Santa! Ano ka na bakit? Kapalit yung siya! Ay! 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 Ikaw, Ikaw, Santa! Huwag ka makipag-away kay Elena, Santa! Hoy! Ikaw! Bakit mo sinasama si Santa? Abay! Siguro!
kapit ang pagbabantay ng mga alagad ng bata sa atin ngayon. Wala tayong magagawa, kundi ang makubli na muna. Kaya ano nga ba dapat natin gawin ngayon kung hindi yan? Ay! Ito nga ba? Manus ko! Ano ka na pupunta? Dadalangin ko aking ama. Ang ganda! Ito binigay sa akin aking mama no, yung maliit pa. Ito mo? Dugo! Mahal po yan eh! Ano? Mahal naman ito. Huwag nga nang sabi sa akin, kula ha? Huwag po, aagawin lang po niyo sa akin eh. Sabi mo, kaya yan ha? Oh. Huwag mo naman naman ito. Hello, Kyo? Huh? Kuya, salamat po. Kamu ito sabi ha? Isa naman po. Ari-arian niya. Umalis ka na. Alam-alam sa iyong sariling kaligtasan. Nangailangan ako ng pera, baka... Tulisan! Ako ba'y inakyat mo dito upang pagpilitan ko na ng kwarta? Patay. Lahat! Thank you.
ko na lamang kung sino ka, ngunit salamat. Balang araw makagalit rin ako. Narinig ko sa Hacienda Montenegro. Hacienda Montenegro? Oo. Bakit ka nakarating doon? Abi, doon nagpunta si Lucio. Doon ko sinundan. Saan naroon ngayon si Lucio? Nahuli ko siyang makita eh. Nakabol siya ng mga pisit. Hindi mo na ako sure, ba't na ako? At pagkat inakit siya ang bahay ni Don Silvestre. Don Silvestre? Oo. Sima ka na nga, ma. Ama ni Lucio? Oh, mayaman pala kahit na yun. Alam. Ngayon ka lang dumating. Pinapunok ng mga pisi. Baka nasindang ka rito. Liligaw ko. Ari ba naman sila sa akin? Sige. Magaling saan ka na. At marami pa kasi kami nagagawin. Hindi na kayo. Ano yung hinihintay mo pa? Sinabi kong tayo na. Tagal mo ah. Sabi mo lang ang ating pagkain. Alam ko. Ano? Ito ano natin? Huwag muna. Baka laman tayo magkaabos ng isang lahat sa wala. Marami din siyang kapitin. Anong gagawin natin? Ayan. Pag-iisipan kong mabuti.
Maginoong Kulisan. Hindi ka nadadala. Anong kailangan mo sa parito ko naman? Kwarta o baka? Kailangan mo yung kwarta. Bigyan mo nila. Hindi ako na parito upang maligali o mangulumba. Dahil ang sadya mo, patayin ako. Hindi kong balaan kayo. Nanganganip ang ilang buhay sa kamay ng mga taong ipinauusip ninyo. Nalaman ni Tero na kayong dalawa ni Pleto ang pumating sa kanyang amang titiklan. At maging na kayo, Pleto, may balak siyang dumantik. Hindi ako natatakot, Ginoong Kibisan. Hindi kong malaman mo na binibigyan kita ng pagkakataon at sumuko sa may kapangyarihan upang tumanggap ng aking tangkilin. Bilang isang Montenegro, pinangangako kong tutulungan kita. Papa, huli na ang lahat. Kung gusto niyo ay patay na ninyo ako. Ngayon ay nalaman mo mahal ko pa rin yung Lucio. At ang mahalaga sa lahat ay natalik mo ang mahal mo rin siya. Aurora, siya'y anak ko. Totoo ang kasabihan na mas malapot ang dugo kaysa sa tubig. Kapag nagkaroon ka ng pagkakataon, dudasin siya agad, hmm? Ano?
Nada. Lucio ngayon. Hindi siya umalis kaya hindi na ako sumama. Hindi siya talo. Hindi ba tauhan ka ni Terong? Ay, hindi tauhan ni Terong. Hindi siya isa hindi na ako nagbalik ang lugi. Tapi nga.
Aurora! Si Aurora! Seto sa uuda! Kapayo! Sa takleto! Huwag! Kapayo ko yan! Thank you.
Dito ang gulo sa labas, ha? Baka may mga kasama ito. Mag-ingat ka, ha? Thank you.
sumagot yung mga bauna. Siguro, sarili mo ba rin sa akin? Pinaliwanag din sa akin ang tatagli ko mga. Siya ang bumalik sa akin noong gabi at hindi ito. Pero, patawagin din sana ako sa maling nalasin. Mga anak, patawag na rin ang usapatan ng banig kapatulog. Lang dahil sa ating testimony, at kung na nasa niyo makalusal ang naman at inyong ama, ay nagkasala ko ng malaki sa inyong tatlo at inyong mga magulang. Ikaw lang. Ayaw mo makinig sa akin kanina. Hindi ang Kuya Lucio mo ang dinito sa akin. Si Kero nga nagdala sa akin dito. At kaya lang ang sinod ang Kuya Lucio mo upang ilista ko po at patay ng kanina. Kuya Mago. Upang na loob. Bayan mo natin dyan. Naliwanagan na namin ang lahat. Tata! Tata! Bakit nangyari dito?